Palengke. Galing sa inyo, paso na, wala na po yung permit dito. So ngayon, ilang beses na po kayo pinagsabihan na ayun. Hindi ko na po alam yun. Basta pinatasabihan kami. Ngayon po, wala na po kayo. Ngayon, dito, makinig mo lang, kuya. Mandali lang, Bradoy. Tigil mo muna yan. Relax lang, relax. Nagpapaliwanag ako. Yung makukuha nyo, kunin nyo. Yung makukuha nung nagkiklimay, kukuha nila. Maliwanag. Itabi niyo na po yung dapat itabi, yung makukuha namin, makukuha namin. Huwag po, itatabi ko na siya.
taga Pasig, kami MMDA. Maliwanag. Maliwanag po. Alam niyo naman yung... Bukas, kung mangyari po yan, di, wala po kami ano. Pag nahuli nyo, sa inyo na po. Huwag naman po ngayon kasi... Yan nga po, ang sabi, magkalat po sila ng poste. Magkalat po sila ng poste. Sorry di na... Hindi kami nakikipag-away. Ayaw na po yung mag-away. Ginagalan ko yung paninindan nyo. Pero kailangan nyo rin kami nag-operate. Ha? Bukas po, pagka nangyari... Huwag natin dahanin sa tapang. Lahat kayo matatapang. Ha? Dali nyo ang tapang sa kalaban, hindi sa amin. Ate, una, alam po, wala ka na pwede na marahal. Pero, kailangan namin sa tama. Ha? Ilagay nyo sa tama. Ang mali, tama natin. Bukas, lato dapat malinis lahat. Lato malinis. Lato malinis. Walang testing. Walang muko. Walang matanda. Maliwanag ha. Usapan na lagi. Usapan babae. Usapan Pilipino tayo lahat. Wala kaming makikita na rin dapat bukas. Hindi kayo masusunod. Kung takot-tango kayo, baka takot-tango nyo. Hindi ko po alam. Hindi ko po na. Kami na, MMDA, pinapasok namin ang dapat pasukin. Tapan nyo, larin sa lugar. Hindi kami kaaway. Lahat to, dapat wala na to lahat bukas. Maliwanag, kuya. Tumitin ko ha, wala na lahat. Pagbibigang ko. Thank you.
Barangay Caniogan, de la Paz Street. Nagmamadaanan hapon. Anong YouTube channel mo, sir? Kultul. Akan kali nila ng MMDA kasi dapat wala yan dito. Hindi ito marangay kuya sa building. O kaya nga po, kasi po wala silang setback. Setback po yan pang besa sa tatawag. Kaya nga nga nga. Kailangan namin, ang kailangan mo namin, halik sa kaya property tax. Ano ito sa loob? Ito po, binigyan po po ng notice yung may-ari. Pero sabi nila, pagka may tulong may tulong namin. Pinagsabihan ko, walang nagpunta, babaklas yung kuya. Oo, baka sila. Scott! Ayo! Why me my patabi mo na lang. Thank you.
Namin ang certification sa MMDA na ito po ay kasama sa building. Pero ito po ay hindi kayo nagpunta. Nandun, hati, asan yung staff ko? Oh, yung babaeng mataba po. Binigyan ko siya ng notice, sir. Ang haba ng panahon na binigay ko, 7 days. Eh, pag ilang araw nang isa, mag-iisang buwan na kami nag-ooperation. Alam po yung staff ko, tanongin nyo kung kaya na siya nagbigay. Pero kung magko-comply po kami, sir? Kaya nga, aalisin muna namin yan. Yung compliance po ninyo, bibigyan ko kayo ng certification kung talagang gagawa kayo ng building permit, property nyo yan, kumuha kayo ng tamang permit, renovation, wala ho tayong pag-uusapan. Ilalagay yan. Sir, pasensya na po kayo. Hindi po kami ang nag-iiba. MMDA po. Consider siya. Wala pong problema, sir. Clarify na kami. Ito, wala po kaming na-receive sa office. Eh. Ay, you know, hindi na namin kasalanan yun, ha? Ah, sir, yan. Pero kasi yung estudyante namin, lumulusot po yan dito kailangan. Hindi po, pwede naman po yan. Dapat ngayon, hindi nyo. Kasi ito, tatandaan nyo, hindi nyo dapat nagyan yan. Ang tawag po ng setback, easement. Right property level nyo. Kasi po, pag nagpapagawa ng building, bago yan approve ang kinakailangan, may setback, may parking, may daanan ng tao. Kailangan po yun. Sa plano nyo, titiyakin ko, ipinakita nyo yan. Hindi pwede, hindi, kasi hindi kayo ma-approve. Pero nung nagawa yung building, naisip ninyo na pagkakakita yung maliit dyan, hindi nyo alam, wala nang dadaanan yung inyong building, which is bawal sa National Building Code, sir. No due respect. Sana po naiintindihan nyo. Ako po, nagpapaliwanag lang. Nataka lang po ako kasi ang concern ko po, kasi principal pa po. Ah, principal po kayo po. Ah, o sir, hindi po ako sumisigaw, malakas ng boses ko, ha? Alam ko po yung property po ninyo, line pa, pero dapat easement po. Po, kung sakaling magiging okay po, tinapuruan ng building, madali na home building permit ngayon. Pwede kayo mag-request sa ugnayan sa Pasig, mismo direct ka sa building official. Pag tinapuruan po kayo, nagsagawa kayo ganyan, legal na legal po, bibigyan ko yung business permit, automatic po yun. Thank you po, maraming salamat po. Kukunin natin, simula po doon sa existing na ito, mama, dapat 3 meters. Kahit kunin ko ang 1.5, walang matitira. Kaya lang, hindi ko pa kayo naabisuhan ulit. Sila po, nakailang abiso na. Kayo, una, inabisuhan ko. Pangalawa na po ngayon, lalo'y sa unahan. Pag hindi pa po kayo nag-alis ng voluntaryo, pagbalik sa Lunes, ng OPS, at ng carcel line, tatanggalin yan, lahat po nang nandiyan, kukunin yan. Lalo pag MMDA po. Ha? So dapat po, voluntaryo hanggang itong weekend, kapag alis na kayo, sayang yung mga paninda. Pasensya na po kayo, sapagat ito yung plano po ng ating gobyerno. Hindi po kami, wala po, walang pakialaman City Hall dito, mama, ha? Pakiusap lang po, voluntaryo na po. Ha? Pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Sir, dapat po, may setback po kayo, sapagat yung ginawa yung building na yan, bago approve niya, kinakailangan po, meron tayong engineering safety, may plano po. Sa plano po, tinignan natin ang plano. Yan po ay setback, open space. Hindi dapat tindahan, hindi dapat paradaan, hindi dapat gamitin something. Yes po. Consider po siya as walkway po ng inyong building. Safety precautionary measure, kailangan po yan. Eh po, inapunta ko po, nakinig sana siya ang inapunta at nagkaroon tayo ng public hearing. Hindi tinatanggal na ito, may nagpunplan. Almost 16 days, sir. Una, verbal. Pangalawa, notice. Tapos verbal ulit. Ano ang gagawin natin, sir? May planning ang ating bagayang kumulang. Ito ang nagdaanan. Punta si ate. Punta sa loob. Pero huwag nang ganit. Hindi siya pa ng notice. Ako Right.
lahat ng may-ari na ito ay private property. Pero according to the building code, ito yung building property nila. Yung building code ay kailangan mag-comply sa batas na kailangan merong pathway, ang mga tao, may parking, proper parking. For safety precautionary measures, ay may kailangan may daan. Nakita nyo kasada ko. Pero dito, instead na bangketa or nag-provide sila ng bangketa para sa mga tao, ay pinalist nila or pinarenta nila sa mga vendors. Kaya ngayon, nareklamo yung mga vendors dito na nagbayan naman daw sila ng lupa, pero bakit sila tinatanggal? So ito yung Dr. Sixto Avenue. Ito yung alternate route na nilalabas at pasuka ng mga kit ng Marikina, Pasig. Pero dahil nga sa mga tindahan na nakaharang dito magkapila, instead na ang mga pedestrian ay dumaan doon sa tamang daanan, eh ang nangyayari, sa kalsada sila mismo naglakad dahil nga puno ng mga tindahan dito. Ito, nakita niyo yung truck. Marami na tayo nakarga mula dito sa tindahan na nakapresyo dito. Ano. Ito yung Rotonda. Go, go, go.